A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider at welcome sa aking YouTube channel. Narito po akong muli para ihatid ang katotohanan mula sa ating mahal na Haring Roger Mamay. Simulat sa poll ni Lasso ng ating gobyerno ating mga kaisipan. Na bawat Filipino ay may utang at bago pa daw ipinanganak ay may utang na. At ang ating gobyerno ay kailangan daw umutang sa World Bank. Para matugunan ang nasabing pagkakautang ng ating bansa. Ito ay ipinapalaganap noon pa ng mga media news outlets. Ito ay isang paraan ng mind control o mind conditioning program na ginagawa ng mga Illuminati. Ito ay isang paraan para ipamulat at paniwalain ang kaisipan ng mga tao sa isang kasinungalingan para gawin itong totoo. At ito po ay isang panlilin lang sa ating lahat. Sa video na inyong mapapanood, isiniwalat ng ating mahal na Haring Roger Mamay ang katotohanan na ang 57 na bansa ang mismong may utang sa ating bansa. Sa makatuwid ang ating bansa ay siyang pinakamayaman. Para maliwanagan ang bawat kaisipan atin pong panuurin, ang revelation speech ng ating mahal na Haring Roger Mamay. For His Royal Highness King Raja Muhammad Gemar Mamay Hassan of Georgia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasalamat tayo ay nandito na ako. Bawiin natin na ang grasya galing sa Diyos Ama, galing sa Allah, galing sa God. At isusuport natin na ang queen natin, mahal na ina, siya po ang nakatakda na mission na ito. Imagine, at the age of 6, wala na po akong nanay. At the age of 6, napuro pa anak ng lolo ko. At nadaanan ko ang kahirapan. Dahil dito ako tatayo sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, mahal na ina. Yun ang mahal na ina. Maria Makiling Hiling Fatima Nazaria Panuling Nagdurad at Diyosimula Elizabeth III. The Queen Governor General of Malaysia, Philippines, Indonesia. Nakatakda po ang Mapilindo Agreement. Nandiyan ang kasulatan. Nakakapsule sa Saba. On February 2, 2002. Ayan ang ginawa nila ng Bandaraya. At tayo po ang hawak ng buong titulo ng buong mundo. Lost and Found Document, found in 1955. Yan ang ilaban ko. Found in 1955, dinalayan ng Sultan Dulas Bikua, kay Angka. Minsan niya po akayan. Dinala doon in 1968. Yun ang pinamalaki ni Dato Mustafa Harun. Nag-declare siya ng Yang de Pertuan Agara in Thailand. And siya ang nag-open, mayroon po tayo back open, seven door nandun sa Sabah. Ang tatlo pinaupuksan sa kanya, nagawa niya ng government of Sabah, kaya may Sabah Bank. Na-open niya ang tatlong apat na ka-reserve pa yan, isa natin po na sa dito. Yan ang hinihintay natin, ibubuksan natin. Hindi lang yan galing sa titulo gold ng galing kay Jamalul Piram in 1930 to 1935. Mayroon to, tayo gold, totoo yan. Nandoon ang Aladdin, nandoon lahat ang artifacts. Ang titulo na ito, yan ang kalahati yan sa England. Ang kalahati nandito sa amin. Yan nakaano ng Sulu Archipelago. Sulu Southeast Asia and Indonesia, Nusantara and Southeast Asia. Yan ang umbrella of the world. Ang haba yan, naka-record yan sa book of world record. Volume 1 das i Pentagon Pile and Volume 1 das i Buckingham. Nandiyan, meron po yan. History will always repeat by itself. Ang titulo na yan, hinahati yan. Four language yan. Arabic characters, tausog language. English, French, and Spanish. Kalahati sa England, ang kalahati sa amin. Yan nakalagay sa secret
Secret Room. Kaya pagpatay ni Prince Philip, gusto si Prince Charles ang hari. Ang sabi ni Queen ng England, kung gusto mo magiging king ng England, pasok ka sa prayer's room. Matakot, hindi siya makasurvive. Kaya nga, ang government ng Sabah, especially Prime Minister ng Malaysia, Najib Tutajak, hindi niya ako dinalaan 2016. Kaya, na ako dinala doon, wala nakapasa. Kung dinala na ako doon, tagumpay na tayo. Pero dito lahat, ang laro, scenario of conspiracy, walang katotohanan. There's a prediction ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, sa Christian name, mayroon siya Muslim name. Ang pangalan niya sa Muslim name, Dr. Jose Rasul. Christian name, Dr. Jose Rizal, isang tao lang. Yun at the age of two, he can read and write, can speak 20 languages. Imagine. Siya po, diyan ang nagkaroon tayo ng dalawang libro, Rizal 1 and Rizal 2. Rizal 1, The Pride of the Mahal, Lika, which is we are the pride of the Malayalis. And Rizal 2, written in Spanish, The Holy Vintagem, El Pilbosterismo. Anong ibig sabihin po yan? Diyan na nag-aaway-aaway ang Spanish at saka iba-ibang bansa dahil dito sa libro na ito. Binigay ng best friend ni Jose Rizal sa King Felix. Anong sabi noon sa English? Touch me not. Forget me not. Forget me never. Forget me sometimes, but not forever. Yan ang lost kingdom. Ibabalik at ibabalik. Dito tayo ngayon sa araw na ito, April 28, 2023. Ito na po ang pagpahiram ng Sultan of Sulu sa concurrent resolution by introduced by the 8th Congress, House of Congress and House of Senate, House Bill 42, Secretary Nene Pimentel. Ito tapos na dahil ang soberenya hinawakan ng Pilipinas. Hinahawakan lang po yan. Kaya nga dito, i-re-respeto natin ang MA63 kasi si Queen, siya ang sekreto. MA63, the Queen of Finance. Siya, kaya dito, magpasalamat tayo. Bumalik ang Marcos Jr. kasi siya ang magpatupad, siya ang magpatuloy, siya ang mag-ayos ng yaman pinalaki ni Apulacay. As a totally impacted president. January 9, 1957, Apulacay is a Senate President. Binigyan niya, nag-inis niya, request niya ng attorney in fact and trustee sa Sultan of Sulu. Yun siya nag-start, nagpalaki, nagpadala ng mga gold bar sa iba-ibang bansa. Imagine 57 countries. 57 countries, lahat may utang sa Pilipinas. Hindi na ako magsabi may utang sa Sulu. Pilipinas. Dahil inang makilig. Amerika, maraming utang sa Pilipinas. Japan, lahat-lahat. United Arab Emirates. China, ayan ang China. China, huwag ka mag-inabang. Lahat. Ang LOID Marcos and President Mao Zedong. Mao Zedong is the cousin of Marcos. They are Taiwanese. They are from Tang Dynasty. Nag-request si Mao Zedong ng kay Ferdinand Edelin Marcos ang 28 August 1974 with the 35,000 metric ton of gold and diamonds. Nag-LOI sila. LOI, letter of instruction. Pagdala ng gold sa China, nakagawa sila ng paper currency ni Mao Zedong. Alam mo, Mao Zedong rules for 45 years as communist regime. Sinong nagtulong? Amerika. Ha? Huwag kayong, hindi tayo pwede pabayaan ng Amerika. Amerika is the security ng Pilipinas. Protektahan niya ang Pilipinas kasi nandito sa atin ang yaman. Kaya tinatawag tayong promised land. Ang laban ko, paper currency, 1,000 ringgit and 500 ringgit
na-establish yan in 16th century and 19th century. Yan ang unang-una paper currency, pero nakaprint ang iba-ibang bansa through the backup. Noong si Marcos in 1967, gumawa siya ng G7 approved by the Queen of England. Yan ang pera. 167 trillion Malaysian ringgit. Dollar, ha? From DBS Singapore, Deposited and Development Bank of the Philippines. 1967. Ang lawat ko ngayon, pera ng Sultan of Sulu. Siya ang source of origin. Siya lahat ang nagbigay ng authority. Magpasalamat ako kaya po, Marcos, inaayos niya ngayon para magkaroon na tayo ng new currency. Alam niyo ba, mayroon akong relatives nagtatrabaho sa Amerika. Pinablis na ang three big major project in Sulu ng CNN sa Amerika. No? Ang bangko na tapos na. Yun sa bunda to. Yun ang bangko, sovereign bank. Backup galing yan sa Batikan, dinala ni Donald Trump. Pero ang seaport, wala. Ang airport, wala. Tatlo nakapublish yan. Bakit nakatago? Sino ba ito? Bakit tinatago nila? Saan ang pira na yan? Kaya sagutin yan ni Gori, sagutin ni Tabaco, sagutin ni Estrada, sagutin ni Arroyo. Alam mo si Arroyo? Pinsan ko yan siya. She is the oldest daughter of Borgia, ang tatay niya si Borgia. Ha? The personal guard of Justino Macapaga, hinatap lang yan siya. Believe me or not, ang pangalan niya sa Sulu, Princess Dormina, binti Borgia. At the age of 7, kinuha na yan ni Justino Macapaga sa isla ng Sibuto. Pinaaral sa Pampanga hanggang pinaaral siya sa Amerika at England. Siya ang sikreto ng Black Diary ni Macapaga sa Mapilito. Kaya nga siya ang nakatagda sa Five Maria. Five Maria. Ha? Kasi dito, ang Mapilito, nakaregister diyan tatlong si Pinil Mahanyan. First registration on 31st July 1963 in London. Nag-sign yan si Queen Elizabeth of England, Brunei, tatlong Prime Minister, Malaysia, President Philippine, Indonesia. Pag August 5, 1963, Department of Foreign Affairs, nagbigay ang Sultan Pulalon, yun ang Jamalul Alam, yun ang nanay ng tatay ko, Haji Hasan Pasang, ng 50 kataon, 50 years to have a politics. Pattern America, Democrat and Republican. Dito, Liberal Party and Nationalista Party. Same with Malaysia, Barisan Nasional and Alternative. 50 kataon lang yan, imagine. Dahil dito sa Mapilindo, ang Las Maria, Marcos Aquino, Ramos Estrada, Arroyo. Siya Arroyo. Sa Malaysia, Las Pudis, Abdurrahman, Five Prime Minister. Abdurrajak, Husin, Mahathir, Abdullah Najib, ay ito dalawa naglaro. Hindi nila inunod ang MA63 dahil ang naglogo dito, ang Brunei. Ang titulo ng Queen of England, siya ay Associate Director ng Mapilito. Hindi po siya Queen of England dahil pinahirap lang sa kanya. Lahat-lahat, pati corona, pati kampil, lahat-lahat. Doon sila ng agreement ng Sultan of Sulu, Jamalul Karim II, sa G5. June 7, 1925, that is the last treaty of Paris. The last treaty of Paris. Yan ang limang country na yan. The government of Lupasu, England, Germany, France, Italy. Yan ang nadala doon. Ang authority pinahawakan ng Queen of England as the caretaker of the Sultanate of Sulu in North Borneo. Siya po ang naghawak. Kaya nga ang court nakatakda, Buckingham. England walang king. Buckingham. Ang Buckingham na yan
ang Bibonio, ang Yung Utara, Round 2, ang secret yan, HCM, Ham, Husin Ali, Muhammad Gamal, mamaya sa Nagrajak. Yan ang pangalan ko lumabas. Ha? Dahil dito, pinaghirapan namin ni Quit, almost 11 years kami nagtanim sa Mindanao. Started on October 10, 2010. Inayos na po yan. Inayos namin, first inayos namin doon sa Mindanao. Ha? Critical area, dangerous area, pinasukan namin. Kasi kung mag-mission ka, matakot ka pa sa baril, huwag ka na mag-mission, huwag ka na magdasal. Kung ikaw ay talaga pinakda, ikaw ang pinili ng Diyos Ama. Kasi dito mahirap. Ha? How God give us authority? Binigay na lang sa atin ng Allah, ng Diyos Ama, anong gusto natin sa mundong ito. Ha? You can do what you want, but remember, bumagbalik ka sa Kanya. Ha? Kung madumi ka, itatapon ka sa apoy. Kung malinis ka, yan, doon ka sa Kanya. Kasi kaya nga, pag-ingatan natin, ang paningin natin, importante ha, mga kapatid ko, to all my brothers and sisters, Muslim, Christian, Luman, and others, ha, we have, ingatan natin ang bunganga natin. Kasi ang anong marinig mo, magsagot, anong makita mo, ito. Ito lang ang paggagawa ng sin. Ha? Ang right hand to record the good one, ang left hand to record the bad one. Kasi tayo eh. Ha? Kaya dito, diyan na kayo sa kung saan ang religion ninyo. Stay where you are. Ha? Walang siraan ito sa akin. Walang siraan kasi ako freedom of religion. Kaya dito, ang iwala namin, ang Allah, ang ibig sabihin ng Allah yun, in Arab characters yun, hindi po yan siya ang gara. Kahit magalit, huwag magalit ang mga brothers and sisters ko Muslim. Kasi ako totoo, totoo ang dinadala ko. Ang ibig sabihin sa Arab characters, al-insanu shirru ala shirru. Sa English, you are all my secret and I am your secret. Yun po ang ibig sabihin ng Allah. Pero sa tauso, Tuhan na mura po lalabin. In Arab characters, subhanallahu ta'ala. In Christian, Diyos Ama. In English, God. Parehas din, one person din. Pero dito sa atin, ha? Kaya nga, dito ang mga kapatid ko, especially conversion, huwag kasirain nila ang pinanggalingan nila. Kung talaga sincerity through your heart, hindi ka na pwede magpasira kung sino-sino. Kasi parehas din, makarating tayo doon. Pero ang maraming kasalanan, hindi na talaga makarating. Yung walang kasalanan, makarating. Ngayon, kailangan ko kasi kung maglaro pa ang government natin, wala na silang authority. No? Dahil ang in 2005, I have my legal advisor. When I did that found yet, my beloved queen. I have my legal advisor, the former Chief Justice of Sabah in Sarawak and Attorney General of Malaysia. Nandoon na po siya sa United Nations Security Council. That is my advisor. Yang amat arit, Lord Tanisri Richard Malangjun. The United Nations Security Council, alam niya ang Mapilindo Agreement. Dahil dito, ang authority ng Sultan of Sulu in North Borneo as the Commander-in-Chief sa buong mundo, Southeast Asia. Pinahiram lang yan sa Amerika through Carpenter. Alam natin na, March 22, 1915. 16 po yan, hindi nagkasundo dahil sa advisor niya, nag-try doon sa kanya, yan na si Amirul Umra, yan na nag-blame ng Sabah, mga generation niya.
Paano mo maklaim ang sabah? Mayroon po extension ng 50 years. April 22, 1903. Another 50 years of 100 years. British North Borneo Chartered Company, 1878 to 1978. May extension yan in 1903. Before nag-extend yan, mayroon niyang kasunduan ang Sultan of Sulu with the British Union, British North Borneo Chartered Company, written by Hanyan. Ang sinulat niya rin doon, I heartily support and witness the carrier of this note from to the onwards up to his descendant, to whom it may concern. The man has the right to overcome the rulers from the division, from the mainland of North Borneo. The highest body guardians of King Mamay and Queen Helen, in accordance precisely to the predecessor of law. You see, yun ang nagkaroon ng sila ng one of the account that is Bengal Public Consultation, 10 April 1822. Yan. Yan ang ginawa ni Apolakay at saka si Queen of England. Committee 300, when she is the president of the Committee 300, galing yan sa Bengal, Bengal Public Consultation, ginawa. Committee 300, yun na nagkaroon ng Alpha, Omega, through 777 in the Philippines, 888 in Malaysia, just only one account. Kasi in Arab characters, may tatlong alphabet, no? Little A, ha? Ama, ha? Number 7, na in Chinese character, E, I, Y, number 5, no? O, U, 9, O, kaya nga tinawag doon, A, E, O. Ang ibig sabihin ng A, E, O, Ama, Ina, O, Diyos ko. See? Oh my God! Oh Tuhan ko! In Tausog. You see? Doon sa prayers ng Islam, hinagay doon, ang A.E.O. Yun na. Allahu Akbar! Hindi magbaril. Mali yan. Hinagay mo sa baril. Magbakan. Hindi yan. Sino ginagamit ng mga Siraulo ISIS, ng mga Bauti, ng mga Busayan? Ay, Allahu Akbar. Ha? Anong sabi ni Tri Diagila? We are fighting Filipino among Filipino. Tama yan. Ha? Kasi dito, ha? Ang sabi ni King Philip of Spain, Magellan, ulihin mo si Sirsan alive. Bring to me in Manila. Nahuli siya sa Hong Kong. Dinala nila dito si Jose Rizal at saka si Josephine Bracken sa Hong Kong, sa Manila. Pagdala dito, si Jose Rizal kinulong sa Intramuros. Si Josephine Bracken, niregalo ni Magellan kay King Philip. Kaya nga, nagkaroon tayo na Philippines. First name Philip, the last name Josephine combined, that is Philippine. What is your group? See the passport. Anong nakatagda sa passport? Pilipinas. Kaya nga, ibalik natin ang mahalikan. Para the richest country in the world is mahal. Likan, Pilipinas. Kasi mother earth yan eh. Pilipinas eh. Kaya nga ang first flag yan, yan kay Jesus Christ kung nilagay siya sa cross. That is the first Philippine flag when Jesus Christ hung in the cross. So yan, gano'n yan o. Oh. Oh. Kaya Luzon, Visayas and Mindanao, Pilipinas kong mahal. Oh. Imagine, I've been 30 years in Malaysia. European dito pa dito sa Pilipinas. Kasi ang Malaysia, wala sa kanilang batas. Ang batas nila komunis, no law. Oh? They pattern Taiwan, they pattern North Korea. Pero dito sa Pilipinas, we have rule of law. But only, I command is the politician. Oh? Kasi, tapos na ang mapilito eh. Kasi ang bar, walang
katapusan ang bar. Mamatay lang sila. Believe me or not. Kasi dokumentarin yan. 476 pages na ipon namin yan. During the time of Noynoy, President Noynoy. Ha? Sa amin ang libro hiniram ng advisor ni Murat, Said Taub. Anong ginawa nila? Yung na nabuo nila ang BBL, Bangsamoro, yung book, yan, libro namin yan. Kami ang nagtanim kayo mag-halbis, hindi na pwede. Ha? Lalaban ako sa katotohan. Hindi ako atras. I want to die as a martyrdom. For the sake of my people, for the sake of my country. Ang yaman ng Pilipinas, bakit tayo naghihirap? Anong sabi ng mga iba-ibang bansa? Mga sa OFW natin. Your country is rich. Bakit kayo nagtatrabaho dito sa amin? O anong masagot mo diyan? Ha? Sinong may kasalanan? Ha? Kasi ito'y laban natin eh. Hindi na pwede ang House of Commons and House of Senate gumawa pa ng batas. Wala na. Diyan tayo sa batas ng Biblia. We have to put back the rule, the Bible, to Christian and Quran to Muslim. Yun ang batas. Totoong batas ng Diyos Ama. Totoong batas ng Allah. Kaya nga, dalawa lang sa taas ng representative, the messengers of God. Jesus Christ for Christian, Prophet Muhammad for Muslim. Believe me or not. No? Kaya nga dito, sa amin Muslim, apat ang imam namin. Kaya nga hindi ang magkasundo. We are not still united. Hindi pa kami nagkasundo. No? Sa kay Prophet Muhammad, Imam Shafi'i, kami tatlo ito, Hanafi, Maliki, ha? Hambali. Ayan. Wala pa tayo na unite ang Islam. Kaya nga hindi kayo matawag ng Islam. Matawag lang ng Muslim. Kasi ang Islam, you have to fulfill the 5 times a day. A year, oh? 5 times a day. Yan ang hawak ng Sultan of Sulu in North Borneo. Kung sino pa ilagay ng Pangulo natin, Sultan of Sulu, hindi alam sa religion, hindi tayo maalis sa gulo. Ang Christian at Muslim nag-aaway-aaway pa. Kasi wala siya alam sa religion eh. Kasi ang isang wakto, gawin mo isang tao. Kung hindi mo isang wakto magawa isang tao, hindi tanggapin ang dasal mo ng Diyos, pagod lang. Huwag kayo magalit to, my brothers and sisters. Ang dala ko patutuhan. Ang totoo ay patutuhan. Ang mali ay mali. Kaya nga dito, through your support, mga kapatid ko, royal family ng Maharlika Federation of yung ginawa natin ngayon, tagumpay na tayo. Ang Marcos Jr., susunod yan. Bakit hindi susunod? Kasi yaman ng pinalaki ng tatay niya. I-harvest natin na, dalahin natin na dito eh, sa Pilipinas. Oh. Para pantay-pantay na tayo. Kaya si Marcos, wala niya na-fulfill ang sabi niya sa ikaunlad ng bayan. Disiplina ang kailangan. Pantay, pantay tayong lahat. Ha? Sinong magpatupad? Si Raja Muhammad Gamal Mamaya Sarat Duraja. Siya rin pa Sultan Gamal bin Abdul Gamal Jamal Ubiram III. Daming pera. Lahat ng banko yan. Ha? All the asset of the Sultan of Sulindor for the account. Para sa lahat. Para sa Maharlika. Ha? Alam mo, si Marcos, kung tumakbo siya ng president, anong ginawa niya muna naggawa ng association? Anong association ginawa niya? MNLF. Ano yan? Marcos National Loving Family. Oh, you see? Sa kanya yan eh, hindi yung Moro National Liberation Front. Hindi yan. That is Marcos National Loving Family. Yun na nairang siya ng 30 million from the DBS Singapore. Inawa niya sa para siya, manalo siya sa election in 1965. Oh. Nanalo siya. Pero, ang nanalo siya, ang nagpahirap sa atin, sino yung kapalit? Ayan. Revolutionary government is illegal. 1987 constitution is illegal. Kasi hindi ang presidente makagawa ng batas
magagawa ng anong-anong gawan niya without the authority, power and authority from the Sultan of Sulu. Kaya nakatayo yun sa taging namatay, political sultan. Dahil kung walang sultan, paano sila gagalaw ng pira sa Central Bank para sa project nila? Ha? Panahon ni Marcos, magpasalamat tayo, nag-aaway ang Mindanao, pero ang ekonomiya, ito matataas pa. No? Imagine how many America, dollar to a peso, hindi tayo naiwan sa malaking kalaking ganito, ibalik to, almost 50 plus nang nawala ng peso. Panahon ni Marcos, wala nawawala eh. Constant time. And we are not exporting tao. Hindi tayo nagpapadala ng tao natin, Pilipino magtrabaho doon, tumulong sa laborer. Oh, wala. Alam mo, kailangan natin na dito, ilutang na. Ha? Mr. Bongbong, follow your father, patron your father, if you are really the son. Kasi dito, ha? Magsabi na ako ng katotohanan, siya po ay pito. There are seven Marcos. Marcos, yung walusyado. Ang pito ito may kanya-kanya. First Marcos is my uncle. Personal godliness dad ng Magkapagal. Ayan na, tatay ni Gloria. The eldest son of God, yan. Uncle ko yan. He is the one, kasi siya first Marcos eh. Wanted yan sa Sulu. Smuggler, wanted. Nagulong yan, life sentence dito sa Manila. Pag 20 leaders na doon makapagal, anong sabi ng lulo ko? Ilabas ng pamangkin ko. Gawin ng personal God. Pinalabas ni Makapagal. Ayun, personal God niya. Pag tayo ni Marcos, in-endorse niya kay Marcos, ginawa ni Marcos adopted son. Yung tatang-tawag. Ito, totoo na ito. Gumawa naman siya pula kay ng MILF. Hindi po yan Moro Islamic National Liberation Front. Hindi yan. Ang ibig sabihin ng MILF, Marcos Imelda Lavic Family, kasi gawin niya na ang Maharlika Kingdom of God, lupa suhipay. That is predicted. In 1978, sabi ni Marcos, tatang, anak, halika dito. Hindi ba tapos na ang British North Korea Churchill Company 100 years? Anong sabi ng anak, tatay ni Gloria? Tatang, wala po kang karapatan. Nanay ko lang. Pero may kapatid ng nanay ko. Pinsan ko nandun sa Tawi-Tawi. Yun ang tatay ko. Division Supervisor of Tawi-Tawi, Dr. Abdurrazak Al-Hajj. Pinakuha siya together with Chairman Miswari in 1978. Pinakuha. Kasi siya ang sa side ng lalaki. Ang uncle ko sa side ng nanay lang. Kasi ang Sultan of Sulu, dalawang anak yan, isang lalaki, isang babae. Yung lalaki, yung babae, yung naasawa ng anak ni Sulaiman, yung ng si Maulana, tinaitilan ng Laila Manchanay. One son, three daughter. Yung lalaki, yung na nakaasawa sa First Sultan of Brunei, 3rd century, si Rin Muhammad bin Abdurrahman. Apat anak, dalawang lalaki, dalawang babae, pero wala nakaupo yung anak, pinaupo yung, ano niya, yung son-in-law niya. As the Sultan of Brunei, umalaysay po din din first. Sabi ng tatay ko, pinsan, huwag mo na akong dalahin kay Tatang Marcos. Kasi kung ako dalahin, hindi na lulubas. Hindi na lumutang ang anak ko. Nandiyan na ang trono sa anak ko eh, kay mama eh. Hindi sumama ang tatay ko. Kasi lahat ng trono kira papatayin. Dahil kira papatayin, hindi natubos ka pa para hindi na lumutang ang kiram. Pero kung wala sabi ni Mustafa, wala na ang kiram, yung nang pagtayo, nasawa ni Ratu Mustafa ang pinsan niya, yan ginawa siya ni Ratu Mustafa Sultan of Sulu, yan sila to kunyuhan. Political Sultan pa rin sila, not political Sultan, kasi mayroon na authority ang President, wala pa natapos ang 50 years, they can appoint Sultan of Sulu. Any President of the Philippines, wala pa natapos, kaya nag-appoint si Cory. Kasi nag-ended ang Mapilindo 2003, September 16, 2013. Ended na yan. Ended na siya. Pero ang rest period, 2018.
Pero ito ang dahilan bakit nagkaroon ang gulo ng buong mundo dahil kay Dr. Mahathir. Dr. Mahathir siya lahat ay naglaro. Kasi ako ang nagpaupo kay Anwar Ibrahim yan. Hindi talaga paupuin ni Dr. Mahathir si Anwar Ibrahim. Pinakulong na yan 12 years. Pero dahil ako, kilala ko ni Dr. Mahathir ako, the true grandson. Hindi niya ako mahuli-huli. Sabi niya, September 22, 2003, nag-issue na siya ng lahat ng police di Raja of Malaysia. Siya na lang ang magpirma. I am under ISA. Wala niya pinirmahan kasi mawala ang country ang Malaysia. Mawala ang government. Hindi sila country, kundi sila ay trustee, kaya tinawag sila Bang Negara. Ang Sabah, it is state, Sarip Ali Barakat Asset Heritage, that is Sabah. Sabah is not a state, that is true, the Mapilindo Agreement, Sarip Ali Barakat Asset Heritage, Sultan Muhammad Ismail Ikiram is still alive. Makikita natin yan. Makikita natin. Ipakikita ko sa inyo. Siya ang Sultan Asimay. Si Muhammad Fuad bin Abdullah, sinuportan ng Revolutionary Government as Sultan of Sulu with support of Brunei in our glory in 2004. Noong si Bongbong pa ay Senado, sinusuportan niya pa rin si Muhammad Fuad. Mistaken identity po yan ng tao na yan. Ang true Muhammad Fuad, galing sa New Zealand yan. The second chief minister, the second head of state of Sabah, and the second chief minister of Sabah, Donald Steven, when she married the native of Sabah, converted to Muslim, Muhammad Fuad bin Abdullah. Kaya dito, kung sino pa magsabi, dahil sinulatan namin ng Malaysian government, ni Queen, pinasulat ko, ay natitlera na si Muhammad Fuad ay terorista. Terorista. Kaya na dito, huwag magalit ang mga kapatid ko, sister ko, brother ko, Marcos, hindi sila makasabi sa akin kung magharap na sa ako sa kanila. Ang sabi ko, anong niyo meron ng tatay mo? Kung ikaw anak si Marcos, hindi sila makasabi. Kasi ang first Marcos, uncle ko. Second Marcos, attorney. Third Marcos, doctor. Fourth Marcos, chef ko. Fifth Marcos, barbero. Sixth Marcos, actor. Seventh Marcos, Chinese. Tua Thailand. Sinong eight? The only daughter of eight Marcos, the queen. That's why I'm looking to the truth and to make more money. The eighth Marcos is the real one. Kasi sinunod niya ang historical ng Sultan of Sulu, true seven Marcos. Kasi ang lolo ko, pwede siya maging pito. Kasi siya ang founder ng religion sa Indonesia, black siya, Muhammad Kamaluddin. Sa Sulu, white siya, Muhammad Kamaluddin. Sa Brunei, Husin Kamaluddin, pula. Kaya nga, ang inchip, hindi makapronounce ng Al, El pa rin. Hindi mahirap makapronounce ng inchip ng Al, El pa rin. Makikita natin ang dalawang elders natin, sila na ang magpaano sa atin para ma-open natin na lahat ang yaman, ang grasya, ibababa na ng Diyos Ama para pantay-pantay tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay! Patagal nang itinago ng mga matataas na politiko ang katotohanan, sa tulong ng mga media nakagawa sila ng matinding kasalanan sa bawat isa sa ating mga maharlikanos. Maging matalino at mapanuri na sana tayong lahat sa pinaggagawa ng ating gobyerno. Ang kasinungalingan ay kailanman hindi ito magtatagal at may paraan ang ating Diyos Ama para ito ay maisiwalat. Sa mga hakbang na programa at tulong ng ating mahal na inang Reynang Helen at mahal na Haring Roger Mamay, ay kanilang maitutuwid ang nasabing konsperesiya. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God Lupusog Empire!
Maraming salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay. Maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na inang Reynang Helen. The video that I used. Credit goes to our beloved Majesty King Roger Mamay and Majesty Queen Helen Abdurajak at sa ating mga lolo ng 7 Mokdam. Please like the video to support at inyong i-share sa inyong social media community. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.